Ilang games na nga lang po ang inihintay ng karamihan ay masasaksihan na natin ang pagbit ni LeBron sa number 1 sa NBA all-time scoring leader na si Kareem Abdul-Jabbar. Kakailanganin na nga lang po ng 4-time MVP ng 89 points para mabit na ang nasabing all-time record. Nakatakda nga pong ma-hit ni LBJ ang career milestone na ito sa magiging laban nila kontra sa OKC Thunders na magaganap ngayong February 8. At dahil isang historic moment nga po ito sa mundo ng basketball, ay maraming gustong makasaksi dito. Kaya naman nakakalula nga pong presyo ng ticket sa nasabing laro at ibinibenta na daw sa halagang $75 o higit 4 million pesos. At sa post-game interview nga po kanina kay LBJ matapos ang panalo nila sa Knicks ay nagbigay pahayag ito sa nalalapit na pagbasag niya sa record ni Kareem. Ayon kay LeBron, malapit niya na daw magawa ito at panahon na lang ang makakapagsabi. At kahit magawa niya na daw ang milestone na ito ay hindi pa talaga siya magre-retiro at patuloy na maglalaro ng ilang season pa sa NBA. Nagulat, natuwa nga po si Davey sa narinig niya mula kay LeBron. Yes, I'm not going anywhere. I'm gonna be in this league for at least a few more years. So. Good news ito para sa mga LeBron fans dahil matagal-tagal pa nilang makikita maglaro ang 4-time MVP. Dahil mismong si LeBron na ang nagsabi wala pa siyang planong magretiro. Mukhang si LBJ din ang kauna-unahang NBA player na marireach ang 40,000 career points. At posibleng abuti ng dekada-dekada o wala na makakabura ng all-time scoring record ni LeBron once ito ay mag-retired na. Samantalang Lakers gagawa pa raw ng trade bagong trade deadline ayon sa isang NBA insider. Ginulat nga po ng Lakers GM na si Rob Pelinka ang Lakers Nation last week matapos na kunin ito mula Wizards ang forward na si Rui Hachimura kapalit ni Kendrick Nunn at tatlong second round pick. Solid pick nga po ang nagawa ng Lakers GM dahil sa first 3 games ni Rui bilang Lakers ay may average ito ng 13.3 points at 5.8 rebounds per game. Lalo na kanina kung saan gumawa ito ng 19 points at 9 rebounds bilang isa sa first 5 ng team. At ayon nga po sa NBA insider na si Chris Haynes ay naniniwala siya na gagawa pa ng trade si Rob Pelinka bago ang trade deadline dahil hindi pa rin daw siya tiwala sa roster na meron ng Lakers. But I still don't believe in this Lakers squad the way it's constructed. I still think Rob Pelinka still has a move or two left. Hanggang February 9 na nga lang po ang trade deadline. Naniniwala ba kayong dapat pa nga bang gumawa ng trade ang Lakers o solid na lineup na ang meron ng team?